Ang pag-aaralan po natin ngayon ay mga propeta at mga hari, Prophets and Kings, chapter 52, which is entitled A Man of Opportunity. Ito pong chapter na ito sa Prophets and Kings ay nakabase sa chapter 1 and 2 ng aklat ng Nehemias. And so if you have your Bibles with you, I invite you to open them to Nehemiah. Nehemiah chapter 1. Okay? Bago pa tayo simulang magbasa, iuko po natin ang ating mga ulo. Gracious Heavenly Father, what a joy it is that we can still have freedom to worship you, na meron pa po kaming kalayaan na magpulong-pulong, magtipon-tipon para sambahin ang inyong pangalan at pag-aralan ang inyong banal na salita. Hinihingi po namin na ang inyong banal na espiritu ang siya naming maging tapagturo sa aming maikling pag-aaral ngayong gabi. For we ask it in Jesus' name, amen. Okay, so Nehemiah, para sa mga, if you have your Bibles with you, I encourage you to make it a habit to read from your own Bible. Kung hindi nyo dala yung inyong Bible, pwede po nating basahin sa screen. Nehemiah chapter 1, verse 1, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah. And it came to pass in the month Chislu, in the 20th year, as I was in Shushan, the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah. And I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. So sa tagpong ito, si Nehemiah ay naglilingkod sa kingdom ng Persia. Si Nehemiah ay mataas yung katungkulan niya sa ng Persia. Siya po ay yung cupbearer. Yung bago pakainin ng hari, dadaan sa kanya. So ibig sabihin, hindi ka maglalagay ng cupbearer na hindi mo pinagkakatiwalaan. So katulad din nung panahon ng Babylon, sila Daniel, sila yung mapapagkatiwalaan. Kahit naglilingkod ka sa isang kaharian na hindi naman pareho yung paniniwala ninyo, na hindi naman nila ginagalang necessarily, hindi kayo same ng God na we worship, excellent pa rin yung trabaho niya. Okay? Si Daniel ganun nung panahon ng Babylon. Si Nehemiah ganun din ngayon sa Persia. Kaya ano siya, meron siyang favor ng hari. Kasi excellent ang trabaho niya. Alam ng hari na siya ay mapapagkatiwalaan. Kamusta tayo mga kapatid? Napapagkatiwalaan ba tayo? Sabihin natin, hindi naman ako sa denomination nagtatrabaho eh. Secular naman yung employment ko eh. I don't need to be honest. I don't need to be excellent in my work. Ganun ba yun? Hindi eh, lalo nga na dapat. Kasi nga, alam na, ay, Adventist ito. Tingnan ko nga kung paano magtrabaho itong taong ito. Okay, so sa Nehemiah, ganun. Alright. Verse 3. So nagtanong siya. Okay, merong mga messengers galing dun sa homeland kasi meron namang mga umuwi na captives. Ano na bang lagay ng ating hometown? Verse 3, and they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction. Nako, masama ang balita ni Nehemias. Hindi maganda ang lagay ng mga naiwan dun. Great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down. So imagine, Jerusalem was the pride of the Hebrew people. Tapos yun nga, di sinugod na sila, tapos napunta sa Babylon, tapos yung Babylon natalo ng Persia. So yung walls ng Jerusalem ay giba-giba. No? So hindi nakakaigayang balita. And the gates thereof are burned with fire. Hindi lang yung gates, hindi lang yung walls, pati yung gates. Verse 4, and it came to pass when I heard these words, natuwa ba si Nehemias? No. Sabi niya, iyak ako ng iyak. Sabi niya, when I heard these words, I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Verse 5, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Kayo nga magbasa ng verse 6, para iba naman ang boses. Verse 6, ready, go. Let thine ear now be attentive and thine eyes that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned. Ang ganda ng pattern ng mga Bible heroes natin eh. Kasi kahit faithful sila, naalala niyo si Daniel, nung naiingit sa kanya yung mga yung ibang mga leader, kasi siya yung pinakamataas next na to the king, hinahanapan siya ng butas eh. May nakita ba sila? Wala silang makita eh. Excellent kasi siya sa trabaho niya eh.
And yet, in Daniel 9, in Daniel's prayer, nag-confess, sinama ba ni Daniel yung sarili sa pag-confess na may makasalanan? Yes. Daniel was so faithful. And yet, he did not say, Lord, kaya kami nagkaganto-ganto kasi yung mga kapatiran, yung puro makasalanan, basta ako, marinis ako. Hindi siya ganun mag-pray. Si Nehemiah, ganun din. Ganun din. Ang bigat sa puso niya na giba-giba yung Jerusalem. Tapos, parang, Lord, kami ang may dala ng pangalan niyo. City niyo yung Jerusalem. Bakit ganyan, di ba? So bago siya humingi ng favor sa Panginoon, Lord, bigyan niyo naman ako ng opportunity. I-rebuild natin yan. Alam niya na ang unang step niya, magko-confess muna siya. And kahit faithful siya, kasama pa rin siya. Alam niya at meron pa rin siyang pagkukulang. Kaya kasama sa confession niya, yung kasalanan ng buong Israel, kasama niya. Okay. Now, verse 7. We have dealt very corruptly against thee and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments which thou commandest thy servant Moses. Verse 8, kayo magbasa. Ready? Go. Remember the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. Verse 9, continue. But if ye turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of heaven, yet will I gather them from thence and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Verse 10, I will read. Now, these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and by thy strong hand. Verse 11, O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant and to the prayer of thy servants who desire to fear thy name. And prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. So yung ano ni yung prayer ni Nehemiah, ang ginaguard niya, reputation ng Panginoon. Ganun yung mga prayer na talagang nagwawagi sa Panginoon. Parang, Lord, huwag niyo naman pabayaan nakatiwangwang yung Jerusalem. Ano na lang ang sasabihin ng nakapaligid na nations? Yung mga pagano na nations, kayo yung tunay na Diyos, kami yung inyong bayan, tapos yung city nakaganon, nakatiwangwang. So yung name ng Panginoon, doon siya merong burden. So yun ang appeal niya sa Panginoon. Lord, i-prosper niyo naman yung plano. Okay? Alright, chapter 2. And it came to pass, ready? Read tayo, ready? Go. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, that wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Now, I had not been before time sad in his presence. Kung kayo ba cupbearer, tapos meron kayong problema, would you dare sumimangot sa presence ng king? Hindi, di ba? Nakalagay dito, teka, basahin ko dito sa ano ha, sa Prophets and Kings. Yun talaga yung pinag-aaralan natin ngayon eh, Prophets and Kings chapter 52. This is from Prophets and Kings, page 630, paragraph 1, sa mga merong may up. Katulad ng nabanggit ko kanina, 4 months. 4 months, Nehemiah waited for favorable opportunity to present his request to the king. Question, pag merong inilagay ang Panginoon na burden sa ating heart para merong project na gawin para sa kanyang gawain, may waiting time ba? Meron? Meron. Apuradong administrasyon ba tayo? Ito yung very interesting eh, kasi yung title ng chapter na ito sa Prophets and Kings, A Man of Opportunity. Ibig sabihin, katulad na explain ko kanina, ang A Man of Opportunity, matalas yung mata mo pagka merong opening para sumulong yung gawain, igagrab mo. Napakaganda ng balance ni Nehemiah. Alam niya kung kailan mag-wait, wait lang muna, huwag ka munang hahakbang. 4 months. 4 months. Fasting siya, umiiyak siya sa gabi, nagpe-pray siya sa gabi. 4 months. Hindi siya nagmadali na, ay bukas na bukas rin, kakausapin ko na yung king. No. He waited. Pero nung bukas na yung door, go! Go! So yun pala yung, ganun pala yung secret ng isang manggagawa ng Panginoon na successful. We should know his timing. Pag sabi ng Panginoon na, wait lang tayo. Pray. Pag bukas ng opportunity, now na, go, hakbang tayo. Huwag rin tayong babagal-bagal. Sana matutunan natin, no? Ako, I'm still learning that. Hindi ko alam kung magpapataas ako ng kamay. Sino sa inyo ang nakaka-relate sa akin na minsan merong pagkakataon na lumalampas? Ay, sayang, bakit ba hindi ko nasabi kagad? May opportunity na sana. Susulong sana ang gawain, makaka-step forward sa gawain. Kaya lang, babagal-bagal tayo, hindi natin nag-grab. Sinong makaka-relate? Ako, may ganyan akong sitwasyon. We have a few honest people in the room. Thank you. Okay.
Pag minsan naman, opposite tayo. Nagmamadali tayo. Diba? Sobrang excited natin. Go! Sige, ano na tayo? Tayo na tayo ng, ano, ng center of influence. Maganto na tayo. Hakbang tayo ng hakbang. Hindi pa tayo nagkukonsulta sa Panginoon. Now na ba, Lord? Ito na ba yung next step? Oh. So, minsan, pumapalpak din. Yes? In God's mercy, pinapayagan rin ng Panginoon na magkaguri-guri yung mga pangyayari. Kasi para matuto tayo, kasi sugod ka ng sugod eh. Hindi ka nagkukonsult sa akin. Sorry lang, Lord. Kahit gawain yan ng Panginoon, huwag tayong apuradong administration. It's always best to be in step with God. When He says wait, wait. When He says go, go. Pagpabagal-bagal. Yun yung pinaka-takeaway ko kay Nehemiah. Let me just finish reading that paragraph. During this time, though his heart was heavy with grief, he endeavored to bear himself with cheerfulness in the royal presence. Pwede pala yun, mga kapatid. Kahit merong something mabigat, may daladala tayo. Pag in the presence of others, okay lang pala yun na we will still try our best to be cheerful. Hindi pala yan masama. Okay? Hindi dahil malungkot ka, you wear your emotions on your sleeve. Gusto mo malaman ang lahat ng nakakasalubong mo na malungkot ka. Hindi pala ganun. Pwede pa rin pala maging cheerful. This must not cast its shadow over the countenance of any attendant of royalty. But in Nehemiah's seasons of retirement, concealed from human sight, many were the prayers, the confessions, the tears. Sa gabi umiiyak si Nehemiah pag wala nang nakakakita. Pero habang naglilingkod siya sa hari, masaya, cheerful ang kanyang countenance. Okay, let's go back to the Bible before I read a few more paragraphs. Konting verses na lang sa chapter 2 kasi to be continued dito. Sabi nung king, napansin na rin finally nung king. Kasi nga close yung king sa kanya, kasi nga very trusted servant siya. Verse 2 of chapter 2. Wherefore the king said unto me, why is thy countenance sad? Ba't ka malungkot? Seeing thou art not sick, wala ko naman sakit, bakit ka malungkot? Ah, alam ko na yan, sabi nung king. This is nothing else but sorrow of heart. Meron kang dinadamdam, ano? So ganon sila kaklose ng king. Alam ng king, kilala kita. Oh, nakangiti ka, pero ramdam ko, meron kang dinadala. Anong naging reaction ni Nehemiah? What does it say? The last sentence. Ayun, natakot siya. Hala, nahalata na nung king. Nahalata niya na. Alam, humingiti naman ako. Bakit nahalata niya na? Verse 3. Then I was sore afraid and said unto the king, let the king live forever. Why should not my countenance be sad? When the city, the place of my father's sepulchers, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire? Anong sagot ng king? Naging honest ba siya sa king? Yes, sabi niya, ba't ka nalulungkot? Eh, naging honest na siya, tinanong na siya eh. Natakot siya, pero naging honest na siya. Eh, ba't hindi ako malulungkot? Eh, nakatiwangwang yung ano, sunog pa yung gate ng Jerusalem, tapos giba-giba yung walls. Nagsabi na siya. Favorable ba yung response ng king? Yes, praise the Lord. Verse 4. Then the king said unto me, ito na yung opportunity. Magbubukas na. Ilan sa atin ang naka-encounter na ng ganitong opportunity? Pakibasa nga sa akin kung ano yung tanong ng king. Anong tinanong ng king sa kanya? Ready, go. Ayan na yung opportunity. Ilan sa atin ng ganitong golden opportunity? Somebody in position. Somebody who has either the resources to share with you or the power to make things happen. Nasa posisyon para isulong yung plano na nilagay ng Panginoon sa heart mo na isulong. Project para sa gawain. Ilan sa atin ang naka-encounter na ng opportunity, bigla tayong tinanong ng tao na yon, anong gusto mo? Ilan? Can I see the hands? Rare lang ito, yes. No? Eh, hindi ba parang, yes! Ito na, isipin nyo, halimbawa meron kayong burden na do something for the city of Puerto Princesa. Then you find yourself na-invite kayo sa isang luncheon meeting. Ka-table mo si mayor. Doon ka pa pinaupo sa tabi niya. Tapos, what do you do? So, kakanta mo, ah, ganito po, ganito po. Actually, gusto ko maging, biglang tinanong ko, ah, ganun ba? Ah, oo, alam ko yung mga Adventist, magaling yan sa health eh. Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Hindi ba napakaganda? Okay. Kung kayo yung ganun, andyan na, ito na yung inaantay ni Maya, ito na yung iniiyak niya gabi-gabi. Ito na nagtanong na yung hari. Okay. Anong request mo? I'm the king. What's your request? What do you want? What would you do? Agad-agad magsabi ka na, ito kasi king, ganito. No, you know what Nehemiah did? What is, at the end of verse 4, what did he do?
Ano, nagdasal pa rin siya. Kasi baka sa sobrang ka-excited na natin, mali yung masabi natin. Kaya pag sinabi ni Mayor, sinabi ni Gov, o kung sino man, o kahit barangay captain lang, whatever, somebody in position, or somebody mayaman, merong philanthropist, milyonaryo to, tinanong, ah, gusto mo may project ka? Sige, anong gusto mo? Anong plan mo? Ah, kasi ganito, imbis na excited tayo kaagad, let's not forget to make dart a prayer to heaven. Lord, ano sasabihin ko? Let me read from Prophets and Kings. Ganda-ganda eh. We had so many lessons. These are simple but very practical lessons to learn from Nehemiah. To pray as Nehemiah prayed in his hour of need is a resource at the command of the Christian under circumstances when other forms of prayer may be impossible. Siyempre, tinanong na siya ng hari. Alangan naman, luluhod pa siya doon. King, sandali lang po. Punta muna ako sa closet ko, luluhod. Walang time mag-ganun. Instant lang yung prayer niya bago siya magsabi sa hari, sagutin niya yung tanong ng hari. May instant prayer. There is such a thing as, ano ba tawag dyan? Instant prayers? Ano ba tawag dyan? Mga lightning prayers. Bukod pa yan dun sa secret prayer natin every morning and every night. Bukod pa yun. Yung habang nandun ka sa circumstance na yun. So yun yung sinasabi ng prophets and kings. Toilers in the busy walks of life, crowded and almost overwhelmed with perplexity, can send up a petition to God. Habang naglalakbay tayo sa bayan, kinakausap ba natin ng Panginoon? Lord, Biyernes ngayon, ang dami ko pang bibilin. Lord, please send naman a tricycle. Lord, sana mahanap ko na. Lord, idirect nyo naman ako. Aling tindahan ang pupuntahan ko para mabili ko yung kailangan ko. We can do that. We don't need to kneel habang naglalakad sa bayan. Even while we are walking. Travelers by sea and land, when threatened with some great danger, alam ko, marami sa atin nakaka-relate nito. Naglalakad ka, may biglang ganyan. Lord, please, ingatan nyo ako. These are prayers that the Lord delights to hear. Can thus commit themselves to heaven's protection. In times of sudden difficulty or peril, the heart may send up its cry for help to one who has pledged himself to come to the aid of his faithful. Of his faithful believing ones whenever they call upon him. In every circumstance, under every condition, the soul weighed down with grief and care or fiercely assailed by temptation may find assurance, support, and succor. Ano yung succor? Help in the unfailing love and power of covenant-keeping God. Ganda-ganda. Ito na. Tuloy na natin. Konting verses na lang. Bago tayo mag-close. So, nag-pray na siya. After niya mag-pray, Lord, ito na. Nagtanong na yung king. Lord, tulungan niyo ako. Sasabihin ko na sa kanya. Verse 5. Can you read it to me? Ready? Go. And I said unto the king, if it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchres, that I may build it. Verse 6. Continue to read. Kayo, ready? Go. Oh, humingi na siya ng leave. King, pwede ba mag-leave muna sa aking mga duties dito bilang cupbearer? Ay, nilubos-lubos niya na yung hiningi niya. Verse 7, ano pa hiningi niya? Tuloy natin, sasabayan ko kayo, sabayan niyo ako. Verse 7, ready, go. Moreover, I said unto the king, if it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come unto Judah. Humingi na siya ng mga mag-e-escort sa kanyang travel pa-uwi ng Jerusalem para tingnan yung sitwasyon doon. Verse 8, ito maganda, verse 8. And a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest. Bantay gubat ba to? Ano ba equivalent nito? Basta yung in charge dun sa mga puno sa forest. That he may give me timber. Naghumingi na siya ng permiso na mag-cut ng mga puno. To make beams for the gates of the palace which appertain to the house. And for the wall of the city and for the house that I shall enter into. Ginrant ba ng king? Praise God. Ako naniniwala ako mga kapatid, hindi ito kwento lang ng history. Naniniwala ito, ako na kaya natin pinag-aaralan to, may experience natin to. Maybe not all of us, but some of us will by God's grace. And it's gonna be exciting. We need to be men of opportunity. Nilay na yung burden sa heart mo, magtayo ka ng lifestyle center. Magtayo ka ng center of influence. Magtayo ka ng health food store sa city, sa Puerto Princesa. Hindi yan madaling gawin. Ang daming mga prosesong kailangan gawin. Watch the Lord open opportunities. You will come into contact with the right people, mga nasa posisyon.
Let us be men of opportunity. Pagka nandiyan na, bukas na, lubusin mo, pwede pahingi po ng mga letters, ganito, para pag nilakad ko itong ganito, may pirman nyo. Ganun. Ganun yung ginawa ni Nehemiah, nakakatuwa. Ginrant, and the king granted me according to the good hand of my God upon me. I will stop there sa Bible, and then I will read a few paragraphs which I saved from Prophets and Kings, and then we're done for the night. Having secured the help he sought, Nehemiah, with prudence and forethought, proceeded to make the arrangements necessary to ensure the success of the enterprise. He neglected no precaution that would tend to its accomplishment. Minsan, naiinis tayo sa red tape. Tama o mali? Tama. Pag may nilalakad tayo sa gobyerno, kakainis naman, dami pang kailangan mga papirmahan. Pupunta sa office na to, pupunta na naman doon, kukuha ng permit. Gagano, minsan, naiinis tayo, no? Sometimes we are tempted to cut corners. Tama, mali. Maglagay na lang ako para hindi ko na yan lakarin. So under the table, hindi maganda. Paggawain niya ng Panginoon, go through the red tape kung kailangan. Mag-comply tayo. As long as hindi nagbabangga ang laws ng land, civil laws, as long as we are not being asked to transgress any of God's commandments, dapat law-abiding citizen tayo. Kung magtatayo ng building, kailangan mo ng building permit. Kung may hinihingi para maka-acquire ka ng building permit, mag-comply ka. Kailangan ng plano, magpagawa ka ng plano. Walang shortcut. Ang gawain ng Panginoon, dumadaan rin sa proseso. Para hindi tayo masulit, ay naku, yung mga Adventist na yan, di yan marunong sumunod sa ano. Dapat hindi masabi na ganon. Dapat kilala ang Adventist, pag kumilos tayo, maayos. Nagko-cooperate tayo sa laws ng gobyerno. Malinaw po ba, mga kapatid? So, suck it up. Live with the red tape. It's also character building to teach us patience, perseverance. Minsan, dami namang extra steps, hindi natin makita kung bakit necessary yun. Sige lang, yun yung proseso eh. Sumunod tayo. So, si Nehemiah, wala siyang nineglect. He neglected no precaution that would tend to its accomplishment. Tapos, meron ding foresight si Nehemiah. Kaya nga, very wise siya eh. Alam niyang may mga kukontra. Kapag meron tayong, pag may nilagay ang Panginoon sa heart natin na burden para may project tayo, sa tingin niyo may mga kukontra? Meron at meron, no? Kaya wise si Nehemiah. Hindi niya in-announce sa lahat yung plano niya. Secret lang. Okay, so okay lang pala na ganun. Hindi mo i-announce sa lahat yung bawa hakbang mo, yung center of influence namin, ganito na, nakakuha na kami ng permit. Ay, ganito na. You don't have to tell everyone. Pili lang. Kasi pag binroadcast mo, may mga kontrabida, promise. Ganun din yung panahang ni Nehemiah. Kaya hindi niya sinabi sa lahat yung pakay niya. Na ang pakay pala niya ay i-rebuild yung Jerusalem, yung walls at saka yung gates. While he knew that many would rejoice in his success, he feared that some by acts of indiscretion might arouse the jealousy of their enemies and perhaps bring about the defeat of the undertaking. This example of wise forethought and resolute action should be a lesson to all Christians. Ayan na yung sinasabi ko. Lesson ito sa atin. Be wise sa pagkilos natin, sa paggawa ng project para sa Panginoon. God's children are not only to pray in faith. Question, nagpray ba si Nehemiah? Yes. With tears? Yes. Nagpupuyat? Yes. May fasting? Yes. Pero hindi siya tumigil sa pagpray lang. Ay, puro pray lang tayo, mga kapatid. Walang mangyayari. Ang prayer, sinusundan niya ng action. As soon as bukas ang pinto, hakbang na, action. God's children are not only to pray in faith, but to work with diligent and provident care. They encounter many difficulties and often hinder the working of providence in their behalf because they regard prudence and painstaking effort as having little to do with religion. Oh, so may mga ganun daw. Hindi wise. May konting difficulty lang, maiinis na. Kala ko ba, Lord, will nyo na magtayo ng center of influence? Bakit ang dami kong nai-encounter na mga difficulties? Kasama yan. Kasali yan. Kasama sa proseso yan. Kasi character building eh. Nehemiah did not regard his duty done when he had wept and prayed before the Lord. He united his petitions with holy endeavor, putting forth earnest, prayerful efforts for the success of the enterprise in which he was engaged.
Careful consideration and well-matured plans are as essential to the carrying forward of sacred enterprises today. Very timely, health advocates. Meron na bang nilay sa heart nyo na burden ang Panginoon kung anong project ang gusto niya after nyo matapos ng health advocates training? So dapat na well-matured plans. May kasamang pag-iyak, pagpanalangin, may kasamang pagkilos, may kasamang pag-brainstorm. Lord, i-guide nyo kami. Ano yung mga plano? May kasamang pag red tape. Sama yun. Dadaanan mo lahat ng kailangan na permit, lahat ng kailangan na requirements, i-co-compliant. Okay, last paragraph, then we're done. Nehemiah did not depend upon uncertainty. Yung mga may app, this is Prophet and Kings, page 634, paragraph 1. This is our last paragraph before I end. The means that he lacked, he solicited from those who were able to bestow. Ito, another lesson. Diba, nagpaano siya ng sulat dun sa Bantay Gubat? Yung keeper ng King's Forest. Question, worshipper ba ng Panginoon yung in charge dun sa King's Forest? Yes or no? Malamang hindi. Persian official yun eh. Pero humingi ba siya ng timber? Yes. Okay lang pala yun. Okay lang pala mag-solicit ng help sa mga taong not necessarily kapananampalataya natin, not yet, maybe in the future, magiging kapananampalataya natin sila. Okay lang na tumanggap ng tulong nila. Kasi merong mga hindi pa Adventist, pero bukas ang ano nila eh. Bukas ang palad. Gusto nila yung mga magagandang project. Gusto nila magbigay. Hindi daw tayo pwedeng mag-reason na, ay, huwag tayong tumanggap ng pera dyan, diyan Adventist. Hindi daw dapat ganun. Okay lang daw na tumanggap. The means that he lacked, he solicited from those who were able to bestow. And the Lord is still willing to move upon the hearts of those in possession of His goods in behalf of the cause of truth. So merong mga mayayaman. Hindi pa sila Adventist. I believe in the future, baka maging Adventist. Pero huwag niyong intayin na maging Adventist sila bago ka humingi ng tulong sa kanila. Okay lang na tumanggap ng kanilang tulong sa mga proyekta ng Panginoon. Those who labor for Him are to avail themselves of the help that He prompts men to give. Kasi Panginoon rin naman ang kumikilos sa puso ng mga yan eh. Kahit hindi pa sila Adventist sa ngayon. These gifts may open ways by which the light of truth shall go to many benighted lands. The donors may have no faith in Christ, no acquaintance with His word, but their gifts are not on this account to be refused. Okay? So klaro, marami tayong natutunang lesson. Ako, ang dami ko natutunang lesson. So I think it's very timely. Kasi I think each one of us, in these last days, alam ko bawat isang membro, whether nag-health advocates training kayo o hindi, I'm speaking to each one. I believe that every member of the church, the Lord has a work for you to do. So let's find out, Lord, ano ba? Kahit konti lang yan, wag mong maliitin. Bawat isa sa atin, meron tayong makukontribute sa gawain ng Panginoon. And yung mga principles na ating tiningnan ngayon, sa kung paano kumilos ni Nehemias, sana ma-apply din natin. Be men of opportunity. And so, brothers and sisters, I am excited. Sana excited din kayo. Assignment. Ni teacher, nagbibigay ng assignment. Pag-uwi natin ngayong gabi sa bahay, tanongin natin, Lord, meron kami mga principles na pinag-aralan sa Vespers kanina. Bigyan nyo naman ako ng chance na ma-i-apply para maisunong yung inyong gawain. You think the Lord will answer your prayer? I believe with all my heart He will. May the Lord bless us this evening.